mayroong tayong kasabihan. No prophet is accepted in his own native place. Itong katagang ito ay lapat na lapat sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Sa ating unang pagbasa, napakalinaw na inilalahad sa atin ang tungkol kay Jeremias na dumanas ng pag-uusig mula sa ibang tao at maging sa kanyang mga malapit na kaibigan. At sa kadahilanan ng ito, si Jeremias ay nanalangin sa Diyos. Alam niyang tutugunin ng Diyos ang kanyang daing sa kanya, inaasahan niya na ang Diyos ay maghihiganti laban sa masasamang tao. In a similar manner, Jesus in today's gospel faces the same situation but with different spirit. In our first reading, Jeremiah expects that God may take revenge against the wicked people. Si Jesus sa kabilang banda ay hindi nagdadasal para sa paghihiganti, kundi nagdadala siya ng katubusan at kaligtasan sa mga taong umuusig sa kanya. Gumagawa siya ng mabuti sa kanyang mga tao. Ibinaba niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na maniwala man lamang sila sa kanyang mga gawa kahit na hindi sila maniwala sa kanya. Sinabi niya sa kanila na kalimutan siya at ang hinihingi niya sa kanila ay matanto nila ang pagmamahal ng kanyang ama para sa kanila. Tulad halimbawa, sinabi niya sa kanila na alalahanin ang pagpapanumbalik ng paningin ng mga bulag, ang pagpaparami ng mga tinapay, ang pagpapalit ng tubig sa alak at marami pang iba, at makita nila ang pag-ibig ng ama sa mga gawaing ito. Ngunit, ano ang kanilang tugon? In response to what Jesus says to them, they do not listen to Him, and they even try to arrest and want to kill Him because He makes Himself to be God. And this is blasphemy. And blasphemy is one of the three sins or crimes punishable by death. They get angry with him due to his statement of his intimate association with God. Actually, everything that Jesus is stems from the Father. He is not a man who makes himself God. He is not the Word of God who becomes. He is the Word of God who becomes man. It is the Father who consecrates him. Sa madaling salita, masasabi natin na naranasan din ni Jesus ang naranasan ni Jeremias, ang pagtatanggi, ang pagkakanulo at pag-uusig. Ngunit ang kanyang tugon sa lahat ng ito ay magpatuloy pa rin sa kanyang misyon. Na ang kanyang misyon ay ang pagpapapako sa krus, kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Sa panahon natin ngayon, si Jesus ay patuloy pa rin itinatakwil at inuusig. Just like this British historian, H. Wells, who said that Jesus was the greatest teacher of the world. But Wells did not believe that Jesus is the Son of God. That is why the famous British theologian C.S. Lewis thought that Wells' position is inconsistent. It is because for Lewis, we would never call a human being who claimed equality with God a great teacher. We might call him a fool, a madman, a devil, but never a great teacher. Ngunit pagdating sa ating Panginoong Jesus, sabi ni Lewis, iba na ang usapan. Isa lamang sa apat na pagpipilian ang maaari nating piliin. We choose either Jesus is a fool who should be pitied by us, or a madman who should be shunned by us, or the devil who should be stoned and denied by us, or the Lord
who should be adored and worshiped by us. Para sa ating nananampalataya na si Jesus ang ating Panginoon at ang ating Panginoong Diyos. But what convinces us that Jesus is Lord and not a fool or a madman or the devil? Lagi nating tatandaan na kung nakikita natin si Jesus, nakikita natin ang Diyos. Kung tayo ay nakikinig kay Jesus, tayo ay nakikinig sa Diyos. Kung mahal natin si Jesus, mahal natin ang Diyos. At kung naniniwala tayo at nagtitiwala tayo kay Jesus, ito ay dapat makita sa ating mga galaw. So let me end this with a short story. Ewan ko kung naikwento ko na to sa inyo. Mayroon daw talagang laganap na tag to yun. So yung mga tao ay talagang hirap na hirap sa kanilang buhay, namamatay ang kanilang mga tanim, at ngumingiti ang mga lupa sa kanila. So the parish priest in his Sunday homily told his parishioners that they must have hope in God. So kinakailangan daw nilang magdasal, kinakailangan nilang gumawa ng pag-aayuno at mga sakripisyo sa buhay. He insisted that they should trust God all the more and put more faith in Him. And they firmly believe that God will answer their prayers for rain. So the parish priest even invited his parishioners on Friday for a paraliturgical celebration to implore God for rain. So the people listened to the parish priest. They observed what he said. Sila ho ay nag-ayuno, sila ho ay nagdasal, at gumawa ng mga sakripisyo sa kanilang buhay. And on the following Friday, dumating sila lahat doon sa kanilang simbahan. So nung makita sila ng parish priest, sabi ng parish priest, there will be no paraliturgical celebration. You are still lacking in faith. So the people were surprised and they asked, why? We fasted, we prayed, and did sacrifices. Ano pa ba ang kulang sa pinapagawa mo? Gusto nilang malaman. And then the parish priest answered, if you truly believe, why did you not bring your umbrella? So mga kapatid, as we go on with this Eucharistic celebration, let us always remember that the Word of God is so powerful, that Jesus is our Lord and our God. God bless us all.